Kaping sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahani, panahong tayo'y inalipin. Nangalan niya'y ating sambitin, paano di tayo lingapin. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapisahan ni Santa Teresa ng Avila, dalaga at pantas ng simbahan. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong espiritu ay siyang nagbunsod kay Santa Teresa upang magpamalas ng landas ng dapat naming kaganapan ng sambayanan. Ipagkaloob mong kami ay laging magsalo sa itinuro niyang galing sa iyo at mag-alab sa hangaring maging tagapagtaglay ng tunay na kabanalan mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupong lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, mula na mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking panalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at naglukluk sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos, kaya't nasa ilalim na kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito kundi pa sa darating.
Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Ulitin po natin. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Ikaw, O Poon, Panginoon namin, naganap sa lupa ang iyong luningning, at hanggang sa langit laging pupurihin. Aawitan lagi niyong mga bata na wala pang malay at sariling diwa, tugon. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukat mong kalingain, tugon. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay malaki't maliit. Tugon. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Magsitayong lahat. Hallelujah. Hallelujah. Ang isang daan, ang buhay at ang katotohanan. Alleluia! Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay mapatatawad, ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sabado na naman, nagtatapos po ang ating linggo para sa 28th linggo sa karaniwang panahon. At talagang sa loob ng linggong ito, narinig natin ang mga kataga o mga salitang derechahang ipinahayag ni Jesus sa mga tao katulad o lalong-lalo ng katulad ng mga Pariseo, mga eskriba. Balikan po natin ang mga binitawang at mga ibinigay na salita ni Kristo sa atin. Nung Lunes, nagulantang tayo sa sinabi ni Jesus na napakasama ng lahing ito. Dahil nga sa kabila ng mga tanda, mga pagpapagaling, mga pagpapahayag, ito mga taong to ay hindi pa rin nagsisi sa kanilang mga kasalanan at patuloy na humihingi ng tanda. Kaya sabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. At nung Huwebes, dinetalye ni Jesus yung ibang mga gawain ng mga Pariseo. No, nung Tuesday, sabi niya,
Inuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Nung Miyerkules, ang sabi rin naman niya, kawawa din kayo, no? Sabi, kawawa din kayo mga gumagawa ng batas o ng kautusan sapagkat ipinapapasan ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon. At nung Webes, sabi ni Jesus, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Okay pa ba tayo? Makakasunod pa? At least ma-refresh yung mga araw-araw na nagsisimba, maging sa online, at ma-remind yung mga ngayon lang ulit nakapagsimba. At kahapon, sabi po ni Jesus, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Ang sabi pa niya, ang katakutan ninyo ay ang Diyos. Yung takot na nanggagaling sa pagmamahal, ha? Hindi yung takot kasi may parusa, hindi yung takot sa Diyos na mawala ang Diyos sa buhay natin o mawala tayo sa Diyos. Yun ang dapat nating katakutan. Kaya ngayon, no, sa huling araw na ito ng Linggo, sinasabi ko sa inyo, ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin sa harap, no, ng mga anak ng anghel sa harapan ng Diyos. Kaya sabi niya, huwag kayong mabahala sa inyong mga sasabihin kapag dinala kayo sa hukuman, kapag hinuhusgahan kayo, magpakatatag lang. Manatiling matatag na kumikilala kay Kristo. Yung pagkilala kay Kristo na sa hirap at ginhawa, no, kung may sakit man o magandang kalusugan, kikilalanin pa rin natin si Kristo. Kung paanong kinilala siya ng lahat ng mga banal. Kasama na dyan, no, si Santa Teresa ng Avila, isa sa mga pantas ng simbahan, nagpahayag kung sino si Kristo at yung uri ng pamumuhay, no, ng mga Carmelite ay maibalik ulit sa dati. Pero maraming pag-uusig siyang naranasan kasama ng iba pang mga naging banal. Kaya nawa, no, tayo din, lalo tigit, no, pag minsan kasi mabilis tayong bumitaw, mabilis tayong makalimot, kapag may mga problema o kaya nagkasakit, ang sinasabi pa natin, lagi naman tayo nagdadasal, mabait naman tayo, pero bakit napakaraming pagsubok na ating nararanasan? Parang gusto natin, exempted tayo, no? Kapag nagsisimba tayo, kapag pari tayo, pag nagsiserve, parang dapat exempted tayo sa sakit. Ang bilis natin magtampo, ang bilis natin umalis. Minsan nga, naalala ko po, no? Pag panahon ng eleksyon, maraming bumibitaw kay Kristo. Kapalit ng pera, kapalit ng paniniwala, no, ng prinsipyo. Pero ito rin, na? Ito yung pwedeng paalala, at the same time, babala ni Kristo. Kung kikilalanin natin siya sa harap ng mga tao, kikilalanin niya tayo. Pero kung ikakahiya, itatatwa natin, isang araw, sasabihan niya rin tayong huyo. Hindi tayo kilala at hindi tayo kikilanlin sa harapan ng Diyos. Amen? Magsitayo po ang lahat. Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak
aming Panginoong Hesukristo, lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria bilang isang sambayanang taimtim. Tayong manalangin at sabihin, sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng Mahal na Birhen ng Solidad para sa pagbabalik loob, pagsisisi at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad at ang mga samahan na bumubuo nito, gayon din ang Archdiocese ng Maynila at ang Simbahang Katoliko sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan, maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili sa gawa at panalangin, at mamuha nawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santissimo Sacramento, kaya kami po ay nananalangin para sa bokasyon ng sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eucharistia na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit, kaya't natatangi naming hiling na lingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumaon na, patawarin ang kanilang kasalanan at gandimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso ng tulad ng kay Maria, at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang mga kahilingan ng lahat ng mga nanonood sa online, lahat ng misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Sa tulong ng Mahal na Birhen ng Soledad, ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihandog sa iyo, buong puso kong inalay sa iyo. Kaluwalhatian.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga alay sa iyong kadakilaan na pinaghandugan ni Santa Teresa ng paglilingkod niyang iyong kinasihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Santa Teresa ng Avila ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan, o sana, o sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, inasalamatan ka niya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawa ka niyang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol ni Santa Teresa at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang. Tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasawin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangit, bigyan mo kami ngayon. Kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawa ni Kristo. Amen.
si Jesus ay nariyan sa sagradong hostiyang pinamamahayan ng dugo at katawan na siyang pinuhunan sa pagtubos sa ating kasalanan. Nasa kanya ang ating kaligtasan, nasa kanya ating katahimikan. Purihin siya habang tayo'y may buhay, sambahin siya magpakailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapagsala mo sa pagkaing iyong bigay ang tapat mong angkan. Gawin mong alinsunod sa halimbawa ni Santa Teresa, kami laging masayang makaawit ng pag-ibig mong walang maliw kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod ang lahat. O salutaris hostia, Celibantis hostium, bella premunt hostia. Purihin natin ang Amang nasa langit, pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin natin si Jesucristo, bukal ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin ang Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay. Purihin ang Diyos magpakailanman. Pag-aalay ng sarili, O Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, iniaalay namin sa iyo ang lahat ng aming mga panalangin, gawain at hirap sa araw na ito, kasama ng mga merito ni Jesucristo, para sa higit mong kaluwalhatian at sa katuparan ng iyong kalooban. Iniaalay rin namin ang mga ito bilang parangal kay Maria, ang mahal na birhen ng soledad, kay San Jose, sa aming anghel na tagatanod at sa lahat ng aming mga patron. Iniaalay namin ang mga ito para sa kapatawaran at kabayaran ng aming mga kasalanan, para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan, para sa mga namatay,
para sa pananatili sa kabutihan ng mga matuwid, para sa mga layunin ng Santo Papa, at upang makamit ang mga indulhensya na makakatulong sa mga kaluluwa sa purgatorio. Iniaalay namin ang mga ito para sa sarili naming kapakinabangang espiritual at ng aming mga kapatid, at para sa lahat ng taong dapat naming ipagdasal, at iniaalay rin namin ang mga panalangin, gawain at hirap na ito bilang pasasalamat sa lahat na mga biyayang aming natanggap at matatanggap pa sa pamamagitan ng mga merito ni Hesukristong anak mo. Amen. Tumayo ang lahat. Nag-isa at walang makasama kapag ako'y nalulungkot at bigat na bigat sa problema masulyap lamang kita ina. Alam kong ako'y hindi nag-isa sa pagpasan sa mga problema. Pag ako sa mundo ay nawawala, takot at pangamba ay lagi sundan lamang kita, ina. Paglalakbay ay anong ginawa sa pag-asa na dulot ng iyong mahal na
Panalangin sa mahal na Birhen ng Soledad, tayo pong lahat. Aba, banal na ina ng Diyos, ang aming buhay ay lugmok sa kasalanan at kawalang ligaya. Sa pamamagitan mo, ay naibalik ang ganap na buhay at kaligtasan sapagkat tinanggap mo sa iyong sinapupunan ang salitang nagkatawang tao, ang kaligtasan para sa mga anak ni Eva. Pagsisisi, makapangyarihang Ama, batid ko ang walang katulad na lumbay at pagtitiis na tumagos sa masintahing puso ng lubhang namimigating ina sa loob ng tatlong araw ng kanyang pangungulila sa iyong ginigiliw na si Jesus, upang ako ay matutong maghinagpis dahil sa aking mga kasalanan na naging sanhi ng pagkawalay ko sa inyong anak. Pinagsisisihan ko ang lahat at bawat kamalian ko at mamatamisin kong malagutan ang hininga bago magkasala sa iyo. Mula ngayon, sa panalangin ng kaibig-ibig na ina, ay ipinangangako ang pagbabagong buhay at hindi na ako magkakasalang muli sa tulong ng inyong mahal na anak na dahil sa aking mga kasalanan ay nagtiis at namatay sa kanyang pagkapako sa krus. Amen. Panalangin sa araw-araw, O maluwalhating Birhen ng Soledad, mula sa krus ibinigay ka sa amin ni Jesus bilang aming ina. Dumudulog po kami sa iyong harapan at nagsusumamo sa iyong mahal na anak, nakikiusap sa mga anghel sa langit at sa lahat ng mga banal na samahan ako sa debosyong ito, kaakibat ng pag-aalay at pangako na mamahalin ka ng buong puso. Naway tulungan mo kami, lalong-lalo na sa oras ng aming kamatayan. O Birhen ng Soledad, nagsusumamo kami. Ilapit mo kami sa iyong mahal na anak upang kami maging marapat sa kanyang kapurihan at mahalin siya ng tapat, katulad ng pagmamahal mo sa kanya. Mahal naming Maria, sa pagtulad namin sa Ama na nagbigay sa iyo ng kanyang bugtong na anak, gayon din naman, ibinibigay namin ang aming mga sarili sa iyo. Kami ay iyong iyo sa lahat ng yugto ng aming buhay. O pinakamamahal naming Jesus, sa pamamagitan ng iyong mahal na ina, siya nawa. Panalangin ng pagsusumamo. Mahal naming ina, sa pamamagitan mo, ginawa ni Jesus ang kanyang kauna-unahang himala sa kasalan sa Kana, na kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Bagamat sinasabi niyang hindi pa dumarating ang kanyang oras, lahat ng ito, dahil sa masidhing pagmamahal niya'y tumalima siya sa iyo. Naway katulad ng mga utusan, marinig mo na naming lahat ang tinig mong nagsasabing, gawin inyo ang anumang ipinag-uutos niya sa inyo. Mahal naming ina, nangangailangan din kami ng himala mula sa iyong anak. Ipamagitan mo kami sa kanya upang ikaw ang manalangin para sa aming kapakanan. Birhen ng Soledad, kung ito'y sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos at sa kaligtasan ng aming kaluluwa, buong tiwala naming iniaalay ang aming sarili sa iyong makainang pagkalinga at lubos na umaasa na kami ay iyong tutulungan. Amen. Tumayo ang lahat. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum.
sikut din cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera wakas na panalangin. Naninikluhod ako sa iyong paanan, o mahal na ina ng Diyos, bagamat sa wimpalad na makasalanan, nagpapakumbaba kami na puno ng pag-asa sa iyong mapagkalingang puso. O Maria, sumasamo ang pusong ito upang tanggapin ang mga ibig nito para sa huling sandali ng aking buhay. Birhen ng Soledad, gusto kong hingin ang makaina mong pag-aaruga at pagmamahal upang samahan ako sa mga nalalabing sandali ng aking buhay kung saan ipapain ng iyong kalaban ang lahat ng panunukso upang mawalan ako ng pag-asa sa dakilang pag-ibig at awa ng Diyos. Gawin mo ang lahat, mahal na ina, upang huwag akong mawalay sa ilalim ng iyong pagtatangkilik. Sa iyo ko ipinagkakaloob ang aking kaluluwa, o mahal na ina, birhen na mga birhen, upang sa nalalabing tatlong oras ng aking buhay, dumating ka sa mga huling tibok ng aking puso, upang patuloy itong maging panalangin ng papuri sa Panginoon na ating tagapagligtas, katulad ng ginawa mo noong nasa paanan ka ng anak mong napako at nakabayubay sa puno ng kaligtasan. O Maria, kausapin mo ang sinisinta mong anak na si Jesus. Ialay mo ang puso't kaluluwa ko sa kanya. Sa kabila ng aking karupukan at mga kapintasan, sapat na ang salitang iyon upang igawad ni Jesus ang kanyang pagpapala, upang ganap kong masilayan ang kanyang banal na mukha, ang kaligayahan ng abakong puso. Alam kong hindi mo ako bibiguin na aking ina, at hindi mawawalang saysay ang ibig kong ito. O Maria, ipanalangin mo ang anak mong ito patungo kay Jesus, ang ganap at tiyak na kaligtasan. Amen. Panalangin para sa mga ina at kababaihan. Panginoong Jesus, habang nakabayubay ka sa krus, ay inihabilin mo si Maria sa iyong pinakamamahal na alagad. Sinabi mo, "Babae, hayan ang iyong anak. Anak, hayan ang iyong ina." Ibinigay mo si Maria upang maging ina naming lahat. Siya ang naging takbuhan naming mga makasalanan upang makalapit kami sa iyo, at sa pamamagitan niya ay matanggap namin ang mga pagpapala ng langit. Sa kanyang makainang pagmamahal sa iyo, O Jesus, naging kaisa mo siya sa pagpapakasakit sa krus, kung kaya't sa ngalan ni Maria ay isinasamo namin sa iyo, Panginoon, na igawad mo ang iyong pagpapala sa aming lahat, lalo na sa mga kababaihan at ina ng tahanan na nagsisikap na tularan si Maria. Birhen ng Soledad, ipabatid mo sa amin ang kahalagahan ng pagiging tapat, mapagmahal at ang hindi pagsuko sa buhay, kahit pa ito ay puno ng pagtitiis.
Ipanalangin po ninyo ang mga ina na nagsisikap na maghanap buhay para sa kanilang mga pamilya, ang mga nahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay, ang mga balo at may karamdaman, ang lahat ng aming mga panalangin ay itinataas namin sa Ama sa pamamagitan mo o aming Panginoong Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Siya nawa. Tantumergo sacramento venerbemur ser lui et anti cum documentum novos et Reste pides supplementum sensum de petui. Genitori, genitoque, laus et Omne delectamentum mensebentem. Oremus, Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, ribuveque sumus, itanus corporis et sanguinis, tui sacra mysterium venerari. Ut redemptionis tuum fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Benedictus Deus, benedictum nomen sanctum meius, benedictus Iesus Christus, berus Deus et berus Correios
Advocata nostra,
Materia Jesum, benedictum, fructum ventris tui, nobis, os hoc exilium, ostende, hoc clem. So Holy Mary, Mother of God, that we may be worthy to the promises of Christ. Let us pray. Almighty and everlasting God, by the cooperation of the Holy Spirit, you prepared the body and soul of Mary, glorious Virgin and Mother, to become the worthy habitation of your Son. Grant that by your gracious intercession, in whose commemoration we rejoice, we may be delivered from the present evils and from everlasting death. Through the same Christ, our Lord. Amen. May the divine assistance remain always with us. Amen. Nuestra Señora de Sorda, Ina Kapatista, Mga Mira, Matan, Pasaki, dahil sa Diyos na atas, o nakilaan Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Si Jesus ay sinubaybayan bilang isang inangay, kami sana'y magpapabayan.